Manalangin po tayo. Mabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat, pinupuri at niluluwalhati ka po namin, O Diyos Ama, sa iyong dakilang biyaya na tumubos sa amin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon na nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon-tipon sa harapan ng Panginoon sa mga oras na ito upang pag-aralan ng salita at magkaroon ng fellowship. Kaya salamat po sa pagkakataon na ito. Pakiusap, samahan mo po ang lahat ng mga nakikinig online na nasa iba't ibang lugar habang nakikinig ng sermon sa araw na ito. Pakiusap, patatagin mo po ang bawat kaluluwa ng iyong mahabaging kamay. Paguhin mo po nawa kami ng iyong banal na salita na nais mong ipahayag sa amin at ng iyong biyaya at katotohanan. Salamat po sa pag-iingat sa maraming churches sa buong bansa at sa buong mundo araw-araw. Idinadalangin namin na kumilos nawa ang banal na Espiritu ng Panginoon sa mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan. Pakiusap, gabayan mo po kami na maipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon na may higit na katapangan at mabuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Naintim din po naming idinadalangin ang agarang paggaling ng mga may sakit sa gayon ay makapamuhay sila para sa Panginoon sa natitirang panahon. Kami po ay mahihina at salat sa maraming bagay, subalit ang Panginoon ang tumutulong sa aming kahinaan at siyang tumutustos sa amin sa pamamagitan ng kanyang mahabaging mga kamay. Pakiusap, higit mo po kaming hawakan ng iyong pag-ibig at kapangyarihan, pagkalooban kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban at pagkalooban kami ng higit pang katapangan at lakas upang mabuhay para sa iyong kalooban at kalwalhatian. Ituro po nawa sa amin ang banal na salita na nais mong ipahayag sa amin sa oras na ito at kung paano kami dapat na umasal. Idadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan chapter 3. Juan chapter 3. Juan chapter 3. Verse 26. Verse 26 hanggang 27. Babasahin ko Juan chapter 3 verse 26 hanggang 27. Sila'y lumapit kay Juan at sa kanya'y sinabi, Rabbi, iyong kasama mo sa kabila ng Jordan na iyong pinatotohanan ay nagbabautismo at ang lahat ay lumapit sa kanya. Sumagot si Juan, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Sa araw na ito, nais ko pong patuloy na ibahagi ang may pamagat na pampuno kayo ng Espiritu Santo. Maaring naunawaan na ninyo kung bakit kailangan natin patuloy na pag-aralan at malaman ng tungkol sa Espiritu Santo at kung bakit dapat tayo mapuspos ng Espiritu Santo. Sa panahon ng Lumang Tipan, makapangyarihang kumilos ang Diyos sa bayan ng Israel at sa loob naman ng 33 years pagkatapos ipaglihi at maipanganak ng Espiritu Santo, si Jesus ay napuno ng banal na Espiritu Santo at
ipinakita sa Kanya o sa atin ang kapangyarihan at ang salita ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang buhay. Sa kamatayan at pagkabuhay na muli sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay nasa ikatuparan niya ang gawain ng pagliligtas sa atin. At tumating ang Espiritu Santo upang tulungan tayong maunawaan ang biyaya ng Diyos. Upang sampalatayanan ito, matanggap ang kaligtasan at pinabago niya ang puso ng mga ligtas, binabago ang kanilang buhay at tinutulungan silang mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay tumutulong sa ating mga kahinaan at siya ang gumagabay sa atin sa katotohanan at siya ay nasa atin upang tulungan tayo hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi tayo makakatanggap ng kaligtasan. Kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang ating puso at buhay ay hindi mababago. At hindi tayo makakapamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos. Kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi natin mapagtatagumpayan ang mga pagnanasa ng laman. Hindi natin mapagtatagumpayan ang sanlibutan at hindi natin mapagtatagumpayan ang lahat ng mga tukso ng Diablo. Kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi natin maipapangaral ang Ebanghelyo upang mailigtas ang kaluluwa ng mga tao. Kaya ngayon na lahat ng gawa ng Diyos ay naisakatuparan sa pamagitan lamang ng kapangyarihan at pagkilos ng Espiritu Santo, kung hindi natin alam ang tungkol sa banal na Espiritu, kung hindi natin alam kung ano ang ginagawa ng banal na Espiritu sa ating buhay at malibang mapuno tayo ng Espiritu Santo, ay hindi tayo makakapamuhay ng tamang buhay Kristiyano ni magawa yung gawain ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. Kaya kailangan nating malaman ng eksakto ang ginagawa ng banal na Espiritu. Parang nung tayo ay naligtas, ang Espiritu Santo ay dumating sa atin, alaman natin to o hindi. Ang banal na Espiritu ang siyang nagpaunawa sa atin sa biyaya, hindi niya lang tayo tinulungan maunawa ng Ebanghelyo, sinabi rin na tayo ay nabautismuhan sa Espiritu Santo nang tayo ay maligtas. Gaya na sinasabi, tinanggapan ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y nanampalataya. Ngunit ang tumanggap ng kapuspusan ng Espiritu Santo ay iba. Hindi ba't magkaiba ang kumain at ng kumaing nasisiyahan? Kung paano magkaiba yung kalahating basong puno at yung puno hanggang sa labi? Kung ang banal na Espiritu ay nasa ating subalit wala tayo ng kapuspusan nito, ay hindi may papaunawa sa atin ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos ni mababago yung ating puso at pamumuhay sa pamagitan ng salita. Hindi tayo makakapamuhay ng nararapat bilang anak ng Diyos. Ni magabayan tayo upang maipangaral ang Ebanghelyo ni makapamuhay ng makapangyarihang buhay pananampalataya. May mga tao na nagsasabi na ligtas na sila subalit walang kapangyarihan sa kanilang buhay pananampalataya. Bakit nga ba hindi natin mapagtagumpayan ang ating laman? Natitisod kahit sa maliliit na tukso, hindi makapamuhay sa pagsunod sa salita ng Diyos at walang kapangyarihan upang maipangaral ang Ebanghelyo. Marahil dahil hindi pa tayo ligtas. O kung ligtas na, nabubuhay pa rin sa laman, bata pa. O dahil hindi tayo napupuno ng Espiritu Santo. Ang taong mature, ang taong nakakapamuhay ayon sa salita at kapangyarihan ng Diyos, siya yung lumaguna at puspos ng Espiritu Santo sa madaling salita. Kung basta lang kayo nagsisimba at basta lang nabubuhay para sa Diyos, ito ay isang uri ng religious life. Napakaraming relyoso sa mundo ang nabubuhay na walang kaugnayan sa Diyos. Gayun din, maraming mga Kristiyano ang nagsisikap na gumawa para sa Diyos at hindi para hindi pa nabuborn again. Ito man ay isang religious life lang. Kahit na born again na tayo, kung hindi tayo nabubuhay ayon sa Espiritu, kung ang inyong puso at buhay ay hindi pa nababago, at kung nabubuhay kayo ayon sa laman, kung gayon, kayo ay relyosong Kristiyano lang. Magkasalungat po ito. Saan po ba kayo makakita ng gayong halimbawa sa Biblia? Relyosong Kristiyano? Mga makalamang Kristiyano? Talagang magkasalungat ito.
Ngunit dapat ninyong malaman na ito ay maaring mangyari. Kaya nga, sinasabi na kailangan nating matanggap yung kapuspusan ng Espiritu Santo at ito ay kailangan at hindi dapat iwasan. Kaya hindi lang tayo patuloy na nag-aaral ng Biblia, kundi kailangan din nating higit na magsikap upang matanggap ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Dapat nating naisin na mapuspos ng Espiritu Santo. Mula sa ating binasa, si Juan na taga-Baltismo ay dumating 6 na buwan bago dumating si Jesus at nagpatotoo sa pagdating ni Jesus. Maraming tao ang sumusunod kay Juan na taga-Pagbautismo at sinabi, ito ba ang Kristo? Bakit? Dahil sabik silang naghihintay kay Kristo. Iba ba ang Kristo? Sinabi ni Juan, hindi ako ang Kristo, kundi ako'y sinugong una sa Kanya. Kaya't sinabi ni Juan na taga-Bautismo na siya ay narito upang magpatotoo kay Jesus. Mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw upang sa pamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. Unang sinugo ng Diyos si Juan na tagapagbautismo upang magpatotoo tungkol kay Jesus at akayin ang maraming tao na manampalataya kay Jesus. Kaya ngayon na si Juan na tagapautismo ay nagpapatotoo na tungkol kay Jesus, si Jesus ay nagsimula ng mangaral ng salita ng Diyos at ginawa ang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Lahat ng sumusunod kay Juan na tagapagbautismo ay sumunod din kay Jesus, kaya ang mga alagad ni Juan na tagapautismo ay nagselos. Ngayon ay nawala na ang katanyagan ng kanilang guro. Noon, maraming tao ang sumusunod kay Juan na tagapagbautismo, nakinig sa kanya at nagpabautismo na tinatanong, ito ba ang Kristo? Subalit ngayon, si Jesus ay dumating at nangaral ng salita at lahat sila ay sumunod kay Jesus. Kaya sinabi ng mga alagad ni Juan, ano ba tayo? Kaya sinabi nila kay Juan na tagabautismo. Sila'y lumapit kay Juan at sa kanya'y sinabi, Rabbi, iyong kasama mo sa kabila ng Jordan na iyong pinatotohanan ay nagbabautismo at ang lahat ay lumapit sa kanya. Siyempre, si Jesus ay hindi nagbabautismo. Si Jesus, hindi siya nagbabautismo. Yung mga alagad ni Jesus ay nakinig sa salita ni Jesus at binautismuhan nila ang mga tao na nangangahulugan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus kahit na hindi pa namamatay si Jesus at muling nabubuhay. Kaya ano yung sagot ni Juan na taga-bautismo na sinabi nilang ang lahat ay lumalapit sa kanya? Hindi ako ang Kristo, kundi ako'y sinugong una sa kanya. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, kung ikaw ay magpapatotoo kay Jesus, ito ay upang ang mga tao ay sumunod kay Jesus. Subalit, paano kung ikaw ang sinusunod nila? Kapag ang matchmaker ay gumawa ng matchmaking, ang bride ay dapat na sumunod sa groom. Subalit paano kung ang matchmaker ang sinunod ng bride? Kaya sinabi sa susunod na verse na nasa 29, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ngunit ang kaibigan ng lalaking ikakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak dahil sa tinig ng lalaking ikakasal. Kaya't ang kaligayahan kong ito ay ganap na. Siya'y kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. Sinabi ni Juan na tagapagbautismo sa kanyang mga alagad sa verse 27. Sumagot si Juan, hindi makakatanggap ng anuman ng isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Ang Diyos ang nagsugo kay Juan na tagapagbautismo at sumunod ay si Kristo. At gaya ng sinabi ni Jesus, si Juan na tagapagbautismo ang ilawang nagniningas at lumiliwanag at si Jesus ay ang haring mula sa sikatan ng araw. Ang mga ilawan, ito ay kailangan bago sumikat ang araw.
Ano ang pakinabang ng ilawan kapag sumikat ng araw? Ang tanging tao na puspos ng Espiritu Santo mula sa sinapupunan ng kanyang ina ay si Juan na tagapagbautismo. Si Jesucristo ay ang bugtong na anak ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Kristo ay tagapagligtas. Siya ay naparito bilang Panginoon ng pagtubos na nagliligtas sa sanlibutan. Ang otoridad ni Jesus ay mula sa Diyos at ang kapangyarihan ni Jesus ay mula sa Diyos. Hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Ang Diyos ang nagsugo sa kanya na siya rin nagsugo kay Kristo at nagbigay ng kapangyarihan. Kailangan nating malaman ang mahalagang bagay sa verse na ito. Ang gawain ng Diyos ay may isa sa katuparan lamang sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mga tao na tumalikod sa Diyos ay gumagawa ng mga bagay na walang kinalaman sa Diyos. Sila ay nahuhumaling sa kapangyarihan ni Satanas. At walang ibang ginawa kundi ang magkasala. Ang lahat ng kanilang ginagawa ay walang kinalaman sa Diyos at sila ay naging kaaway ng Diyos. At dahil sa kanilang masasamang gawa, ito ang nangyari. Anong magagawa ng mga makasalanang ito para sa Diyos? Ang bayan ng Israel ay ang taong pinili ng Diyos, ngunit sila ay malayo sa Diyos. Hindi sila handa na tanggapin ang Kristo sa kanilang mga puso at sila ay handang tanggihan ang Kristo kapag ang Kristo ay dumating. Ang gawain ng Diyos ay maisa sa katuparan lamang sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo magagawa ang gawain ng Diyos sa pamagitan ng karunungan ng tao, sa pagnanais ng tao at sa pamagitan ng pagsisikap ng tao. Kahit na ang mga taong nananampalataya sa Diyos, malibang ang Diyos ay kumilos na kasama nila, ito ay gawain lamang ng mga relyosong tao. Wala itong kinalaman sa Diyos. Ngayon, kailangan maging malinaw sa atin ang issue na ito at dapat natin itong seryosohin. Gaya ng sinabi ko sa inyo, kung hindi natin susundin ang Espiritu Santo, tayo ay mamumuhay na ayon sa laman gaya nung hindi pa tayo ligtas. At malibang gawin natin ito ayon sa Espiritu Santo, lahat ng ginagawa natin ay gaya ng pananalangin, pagpupuri at lahat ng pagsisikap, ito ay magiging gawaing pangreliyon lamang at pagkukunwari lamang. Kaya hindi po ba ay ito ay napakalaking problema? Tingnan natin sa ikalawang Korinto chapter 4. Ikalawang Korinto chapter 4. Ikalawang Korinto chapter 4. Ikalawang Korinto chapter 4. Verse 7. Basahin natin ito ng tahimik, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita ang naguumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Ang tayo ay ang ipinanganak na muling mga Kristiyano, hindi lamang ang mga apostol, kundi taglay natin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa. Kayamanang, siyempre, si Jesus. Ang buhay ng muling pagkabuhay, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at ang muling nabuhay na Panginoon ay namuhay kasama natin bilang Espiritu Santo. Ang buhay ng muling pagkabuhay at sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 4 ay sinasabing ang liwanag ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo. Ito yung sinasabi, ang liwanag ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo.
Ikalawang Korinto chapter 4 verse 4. Ngunit ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo ay natupad sa mga puso ng taong ligtas. Ang buhay na walang hanggan ng Diyos ay dumating sa atin. Ito ay kayamanan. Kayamanan na hindi maihahambing sa kayamanan ng sanlibutan. Sa sisid ng lupa, ibig sabihin ng ating katawan. Sinasabi doon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. At ang ating katawan ay gawa sa alabok at kumakain ng mula sa lupa at bumabalik sa alabok. Ito ang sisid ng lupa. Sisid ng lupa, ang Panginoon ay pumarito sa sisid lang ito. Ang buhay at muling pagkabuhay, ang pagpaparito ng Espiritu Santo, ang liwanag ng Ebanghelyo ay lumiwanag sa atin. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisid ng lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Tayo ay mga sisid ng lupa, gawa sa lupa, hindi magtatagal ito'y babalik sa lupa. May buhay at kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos dito. Ang umaapaw na kadakilaan at kapangyarihan ay hindi nagmula sa atin kundi tanging sa Diyos. Dun sa Awit 62:11, ang Diyos ay nagsasalitang minsan dalawang ulit kung narinig ito na ang kapangyarihan ay sa Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay tanging sa Diyos. Ang tao ay walang kakayanan. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisid ng lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Tatanggap kayo ng kapangyarihan mula sa Diyos. Ito ay gaya ng kapangyarihan o kakayanan. Tatanggap ng kapangyarihan mula sa Diyos. At kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kapag dumating ang Espiritu Santo, hindi sasabihin ng mga saksi na mangyayari kung di ay mangyayari. Ang mga saksi ay ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon, tiyak na dapat natin itong malaman. Kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, walang sino man na makakapagturo ng salita ng Diyos ng tama, at kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, walang sino man makakaunawa ng salita ng Diyos. Ang mga nangangaral ng salita ay dapat itong gawin ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at maunawaan lamang ito ng mga nakakarinig sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang maunawaan ng biyaya ng Diyos ay nagmumula sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tingnan po natin sa Unang Korinto chapter 2. Unang Korinto chapter 2. Babasahin ko po yung Unang Korinto chapter 2 verse 10 hanggang 13. Unang Korinto chapter 2 verse 10 hanggang 13. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sinong tao makakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos, na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi itinuro ng Espiritu na ipinaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. Kung titingnan natin sa verse na ito, patuloy na ipinapaliwanag nito mula sa simula ang Espiritu Santo ang gumagawa nito. Walang sino man sa mga pinuno ng sanlibotang ito ang makakaunawa nito, sapagkat kung naunawaan nila ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Kristo ng kalwalhatian.
Maging ang mga relihiyosong Hudyo na natuto sa Biblia mula sa pagkapanganak, kinabisado ang Biblia at nagturo ng Biblia ay hindi nalalaman ng Espiritu Santo sapagkat kung naunawaan nila ay hindi sana nila ipinako ang krus, sa krus ang Panginoon. Subalit, ang mga ito ay ipinayag sa amin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Inihayag niya sa atin ang malalalim, mga lihim at mga karunungan ng Diyos. Ito iyon. Sa pamagitan ng Espiritu, sino makakaalam ng kalagayan ng isang tao maliban sa Espiritu na nasa kanya? Hindi alam ng hayop ang kalagayan ng tao. Bagamat may mga hayop sa bahay at may mga taong mayroong aso sa kanilang bahay, alam ba ng aso ang kalagayan ng tao? Alam ba ng aso kung ano ang pinagdadaanan ng amo niya ngayon? Ang kalagayan ng isang tao ay nalalaman lamang ng tao, walang sino mang nakakaunawa sa kalagayan ng Diyos. Malibang sa Espiritu ng Diyos at ang Espiritu Santo, hindi natin alam ang kalagayan ng Diyos. Ang kalagayan ng Diyos, ang mga lihim ng Diyos, yung karunungan ng Diyos, hindi ito malalaman ng tao. Walang makakaalam maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagpapaalam sa biyaya na ibinigay ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay aming sinasabi hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao. Kahit pa nagtuturo ang mga apostol ng salita sa puntong ito, hindi nila ito itinuturo sa karunungan ng tao. Silang nagtuturo ay makakapagturo sa pamagitan ng karunungan ng Espiritu Santo. At silang nakikinig ay maunawaan lamang ang salita kung ang Espiritu Santo ay kikilos. Hindi ba ito malinaw? Ang Biblia ay hindi makasalibot ang karunungan. Kahit gaano ka paman katalino, hindi mo maunawaan ang Biblia sa ganun-ganun lamang, hindi kailanman. Kaya kailangan natin itong malaman ayon dun sa Colossians chapter 1 verse 6 na dumating sa inyo. Gayun din naman kung paanong itong namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. At gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang nangangaral ng Ebanghelyo at ang nakaunawa sa biyaya ng Diyos ay parehas na nakapakinig ng salita sa pamagitan ng Espiritu Santo. Subalit ang ilan ay naunawaan ito at ang ilan ay hindi. Bakit? Sa mga nauuhaw, kaya ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Kung paano ang taong uhaw ay sabik na naghahanap ng tubig, ipinapaunawa naman ng Panginoon sa mga taong uhaw ang kaluluwa at nagnanais na maligtas. Ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya kaya't sinabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw tingin man lang ang kanyang mata sa langit, kundi dinadaguhan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ito ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, ngunit hindi ang hindi. Pinapakinggan lamang nila ang sinasabing mabuti yan at pagkatapos ay umaalis. Kaya ang butil na nahuhulog sa daan at tumutukoy sa mga nakarinig ng salita subalit hindi ito inuunawa, isang ibon ang dumarating tinutuka ang butil at ito'y kinakain. Sinusubukan ni Satanas na pigilan siyang maligtas. Marami ang mga ganito, marami. Gawain din ng Espiritu Santo na ang mga mangangaral ng salita ay makapakinig ng Ebanghelyo at tunay na maunawaan ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Meron bang sino mang matalino ang kayang unawain ito? Wala. Wala sino man. Sa Juan chapter 14 verse 26, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na
Susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa atin ng salita ng Panginoon na nagturo sa atin ng lahat ng kailangan ng isang Kristiyano. Pakiusap, turuan mo po ako. Kaya nga doon sa 1 Juan chapter 2 verse 27, tungkol sa inyo, ang pagpapangit na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sino man, ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, manatili kayo sa Panginoon. Ang manatili sa salita ay ang manatili sa Panginoon. Ang pagpapahid ng Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Hindi ito isang bagay na natutunan, pinag-aralan at tinuro ng isang pastor sa seminaryo. Silang nagtuturo ay dapat munang matuto sa Espiritu Santo sa pamagitan ng pagsunod sa turo ng Espiritu Santo. Maituro natin ang salita sa iba at silang makakarinig nito ay tunay na maunawa ng Ebanghelyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nananatili sa turo, dapat lagi tayong magkaroon ng pusong nagnanais na matuto mula sa Espiritu Santo. Araw-araw, let the Holy Spirit be your teacher, teach the truth, understand the Holy Will, and know and come to know Jesus. Kung titingnan natin doon sa 1 Corinto chapter 1 verse 21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamagitan ng karunungan ito, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamagitan ng karunungan o kahangalan ng pangangaral. Hindi makikilala ng sanlibutan ng Diyos sa sarili nitong karunungan. Gaano man sila magsaliksik, hindi nila ito malalaman. Kaya ang Diyos, kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Kahangalan ng pangangaral dahil ang mensahe ng krus ay mistulang kahangalan sa mga napapahama. Sa 1 Corinto chapter 1:18, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa mga nangangaral ng Ebanghelyo at ang Espiritu Santo ay kumikilos sa puso ng mga nakikinig upang maunawaan nila ang biyaya ng Diyos at maligtas. Kinalulugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Hindi na ang Diyos ay nalulugod sa pagliligtas ng mga kaluluwa sa pagpapahintulot na maipangaral ang Ebanghelyo sa pamagitan ng mga naunang naligtas at pagpapaunawa sa kanila ng Ebanghelyo at ng biyaya ng Diyos. Ito ang ginagawa ng Diyos. Ang turo mula sa karunungan ng tao, ang turo mula sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang pagkakaunawa at pagsampalataya sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo ay mukhang magkapareho. Magkapareho sa paningin ng tao. Tingnan po ninyo, mayroong bulaklak dito. Tingnan nyo yung mga bulaklak dito, maaari ba ninyong sabihin kung alin ang tunay? Yung sariwa? Kung ano yung peke? Ngayon, may sasabihin ako sa inyong sikreto. Ang mga sisters na nag-aayos nito, nagtatrabaho sila ng husto at ang mga bulaklak na ito ay mahal. Kaya iniisip ko na para makatipid ng pondo, sinabi ko sa mga sisters, sa tingin ko, masyadong marami ang mga bulaklak. Maari bang kahit kaunti lang? Pagkatapos ay tinawagan nila ako, Pastor, huwag po kayo mag-alala. Ang mga iyon ay pinaghalong tunay at peking bulaklak. Subalit, kaano ko man ito tingnan, hindi ko talaga mahalata. Kahit na hawakan ko.
natatakpan po ng hamog eh. At kahit kaunting pabango lang ang ilagay, ay napakabango. Ang isa ay gawa ng tao, ang isa ay buhay na bulaklak at gawa ng Diyos. Ang isa ay maganda at mukhang mabuti, subalit walang buhay. Ang isa naman ay may buhay. May mga Kristiyanong hindi paligtas ang dumadalo sa church, umaawit ng mga himno at nananalangin ng napakabanal at mukhang naglilingkod sa Diyos. Ang mga ligtas naman ay mayroong fellowship, natututo sila ng salita ng Diyos, umaawit ng mga himno at naglilingkod sa Panginoon. Sa panlabas, mukha silang magkapereho, subalit magkaibang magkaiba. Ang isa ay may buhay, ang isa ay wala. Maging sa mga materyales na bagay, may mga peking magagarang kagamitan ay ginagawang mabuti para magmukhang pareho. Nasasabi ko na ito minsan noon. Nasabi ko na ito nung minsan. Nung pumunta ako sa Hong Kong, iniwan ko ang aking relo sa isang tindahan para ipaayos sandali. Isang pastor sa Hong Kong ang nagpairam sa akin sandali ng kanyang relo. Sa katunayan, hindi niya ito ipinahiram, ibinigay niya ito sa akin. Alam niyo ba kung gaano kaganda yung relong iyon? Napakaganda. Siguro kung totoo iyon, kung ihahambing sa pera, hindi ko alam dahil hindi pa ako nakakabili ng ganoon. Siguro mga 10 million won o mahigit na 430,000 pesos. Pastor, kunin mo na ito. Nabili ko ito ng 20,000 won o mahigit na 800 pesos lang. Peke pala iyon, peke. Gayunman, nasa bahay pa namin ito ngayon. Kumakana pa. Gaano ninyo man ito tingnan, mukha talagang tunay. Gaano ko man pagsikapang hanapin kung paano ito naging peke, hindi ko makita. Siyempre, kailangan nating maghintay at tingnang mabuti. Gusto ko man iyong isuot, sinabi ng pastor na, "Pastor, bigay ko ito sa inyo pero hindi ko na pananagutan kung pag-iisipan kanila ng mali." Ang dahilan ay, "O pastor, meron ka palang mamahaling relo, Omega. Kaya hindi ko ito masuot kahit gusto ko. Dahil natatakot akong mapag-isipan ng mali." Pareho lang po mga kapatid. Ang mga peking relyosong tao, ang mga peking Kristiyano, sinasabi nila na ang mga dumadalo sa church ay mga Kristiyano. Mabubuting sabihin na Kristiyano. Sinasabi nila na si Mr. Kim ay tunay na Kristiyano. Paano siya naging tunay na Kristiyano? Dahil masigasig siya. May mga taong masigasig na nananampalataya. Kung hindi ka pa na ipapanganak na muli, peke ka. Paumanhin. Subalit, walang silbi kung gaano ka man magsikap. Mga kapatid, dapat na maging malinaw sa atin ang bagay na ito. Yung masaklap, baka ikaw pa yung peking Kristiyano. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng artificial na ginawa at ginawa sa pamagitan ng buhay at kapangyarihan ng Diyos. Tingnan natin sa Galatia chapter 4 verse 29. Galatia chapter 4. Pagkatapos ito ng ikalawang Korinto, Galatia chapter 4 verse 29. Verse 29. Subalit kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Kung paanong inusig noon ang ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Sa Biblia, naitala si Cain at si Abel. Si Cain ay nag-alay ng sakripisyong handog sa Diyos, ngunit hindi ito tinanggap ng Diyos at sa halip na ang handog ni Abel ang tinanggap.
Ang gusto kong sabihin ay mayroong dalawang uri ng tao na naglilingkod sa Diyos, isang ligtas at isang hindi. Gayunpaman, pinatay ni Cain si Abel. Alam niyo po ito, di ba? Pinili ng Diyos si Abraham at siya ay nagkaroon ng anak na si Ishmael mula sa kanyang aliping lingkod at pagkatapos ay si Isaac na ipinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Si Ishmael ang unang ipinanganak at naging malakas. Sinaktan at inusig ni Ishmael si Isaac. Sinabihan ng Diyos si Abraham na palayasin siya kaya't umalis nga siya. Maraming mga Ehipto ang mayroong pangalang Ishmael, sapagkat ang kanyang mga ina po ay doon nagtungo at naging hukbong nagpatuloy na nagmalupit sa bansang Israel sa loob ng libo-libong taon. Napakarami nila at malalakas. At ang mga pinunong relyosong Hudyo naman sa panahon ni Jesus ay mga ina po ni Abraham. Sila ay piniling bayan ng Diyos. Ngunit sila ay salaman sapagkat hindi pa sila ipinanganak na muli. Subalit, kung paanong inusig noon ang ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu. Bawat tao na hindi ipinanganak na muli sa laman pa rin. Nawala kay Iso ang karapatan ng pagkapanganay at kinuha ito ni Jacob. Isang ligtas at isang hindi. Papatay na sana yung Iso si Jacob, ngunit si Jacob ay tumakas. Ang lahat ng mga ito ay naitala sa Biblia at nangyayari pa rin magpasa hanggang ngayon. Silang mga sumusunod sa laman ay inuusig ang mga sumusunod sa Espiritu. Talagang ganito pa rin. Nangyayari noon, nangyayari pa rin ngayon. Mga relyosong tao na hindi pa ipinanganak na muli. Mga Kristiyanong relyoso. Sa mga ibang relyoso pa lamang ay napakarami na nila at sila ay higit na malalakas, habang ang mga ligtas naman ng mga Kristiyano ay kakaunti, mahina physically, hamak at pinag-uusig. Kapag sinasabi ng isang tao na siya ay born again, sinasabihan siya ng mga tao na mayabang. Ang pagiging born again pa ang pagmamayabang? Ibig sabihin lamang natin naman ito ay naligtas ako ng Diyos. Noon ay isa pa lamang akong makasalanang pupunta sa impyerno. Pagmamayabang ba ito? Ang dahilan talaga ay hindi kasi nila alam ang kahulugan ng maipanganak na muli. Narinig ko na po ang ganito ng maraming ulit. Nung ako ay maligtas, hindi pa ako noon kailanman nakarinig ng mga salitang magkaroon ng kaligtasan o ipanganak na muli. Tanging magkaroon ng biyaya at magkaroon ng Espiritu Santo lamang ang narinig ko. Naging relyoso ako sa loob ng 10 taon nang hindi man lamang ako ligtas pa. Pinag-aaralan ko ang Biblia sa loob ng 4 taon sa seminaryo. Hindi ko lamang pinag-aralan ang Biblia, kundi nag-evangelize din ako tuwing Sabado noon ng may sigasig. Pagkatapos ninyon, dahil talagang napaka-relyoso ko, ay binigyan nila ako ng misyon upang mangaral sa isang church sa probinsya sa loob ng 2 taon. Akala ko noon ako ang pinakamahusay na mananampalataya, ngunit naunawaan ko na hindi pa pala ako na ipapanganak na muli, kaya't bigong-bigo ang puso ko ng mga panahong iyon. Ang dahilan kung bakit pinaunawa sa akin ito ng Diyos ay dahil nalaman ko ang katotohanan. Napagtanto kong nabuhay ako ng may sigasig sa isang walang kabuluhang relyosong pamumuhay. Napagtanto ko ito nang ipangaral ng Diyos sa akin ang kanyang biyaya noong October 30, 1962. Mga bandang alas 8 ng gabi yun. Malamang ay napunta na ako sa impyerno kung namatay akong hindi paligtas. Mula noon ay ipinangaral ko ang Ebanghelyo. Ako noon ay estudyante sa isang seminaryo, pero hindi ako nakapagtapos doon. Ligtas na ako, kaya anong kabuluhan pa para magpatuloy ako sa seminaryo? Sa akademya ng seminaryo ay tinuturo ang mga teolohiya ng mga sikat na tao. Patungkol ito sa Trinity, predestination, church theologies, kaligtasan, at maging pagkawasak lahat ng inaaral nila.
Maging ang mga nagtuturo ay wala rin sa kanilang Espiritu Santo, kaya ang ibig ko lamang sabihin, itinuturo lang nila kung ano ang nakasulat sa libro. Pinapangaral lang nila kung ano yung eksaktong mga salita na sinabi ng mga sikat na tao. Yung mga pastor na nirerespeto ko ng sobra noon, ang tingin ko sa kanila ngayon ay mga makapagkunwari. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanilang, ligtas na ako, sabi ko, ano kaya bangan nito? Paano mo masasabing na ipanganak ka ng muli? Higit pa silang nagulat nang sinabi ko ang pagiging ligtas, ang ipanganak na muli ay pareho lamang. Ipinagsisigawan noon ni Reverend Billy Graham na dapat kayong maipanganak na muli. Sabi niya, mga kababaihan at mga Ginoo, maging ang mga Kristiyano ay kailangang ipanganak na muli. Ang church leaders at mga diakono ay kailangan ding maipanganak na muli. Ipagpalagay natin, ako ay nagkaroon ng nakakamatay na karamdaman at buong akala ko ay mamamatay na ako. Ngunit nakilala ko ang isang tanyag na manggagamot, kaya ngayon ay wala na akong karamdaman. Isa pang halimbawa, uminom ako ng mabisang gamot, pagkatapos ay naging mabuti ang kalagayan ko. Ganito yung karanasan. Ngayon ay malusog na ako. Makakapunta na, pupunta dapat ako sa impyerno. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ako ay naligtas. Ito yung nangyari. Napunta na sana ako sa impyerno kung hindi lamang dahil sa biyaya ng Diyos, ako ay naligtas. Gayunpaman, napakarami talagang mga seminarista. Masigasig silang nag-aaral ng Biblia at inaalam nila kung paano mangaral, kanilang pinapangaral ang mayroong patungkol sa moralidad. Nagpapatuloy sila, nagpa-practice ang kanilang mga boses, pumupunta sa mga malalayong bundok para ipangaral yung ebanghelyo. Tapos ganun ang sinisigaw nila, oh, may, no, may. Nagsisigaw sila hanggang sa ang mga iba, mag-iba yung kanilang boses ayon sa Diyos. Banal naming amang Diyos. Yun, talaga nag-iiba sila ng boses. Gumagamit sila ng vibrations tulad ng panginginig ng boses. Ito ang kakayanan ng Espiritu Santo. Talagang nakakatawa po ang ginagawa nila. Sa aking naging church, may isang pastor na maayos naman ang kanyang boses nang siya ay isa pa lamang evangelist. Ngunit nagbago ito matapos siyang ma-ordain. Pastor, sa tingin ko, mukhang mas okay yung boses mo noon. Kaya man, bakit mo binago yung boses mo? Hindi siya dapat magkunwari na banal ng pasadya. Anyway, talagang inaral nila yung mga gayong bagay at nagsuot sila ng mahabang damit at sasabihin nila, banal naman naming Diyos na banal. Sobrang nakakatawa. Pasensya na po. Pasensya na po. Ngayon pa man, mga kapatid, dapat din ninyong malaman kung paanong ito mga mapagkunwari at reliyosong mga businessman ay pakunwaring nagsasabi ng kilala nila yung salita pero para lamang maging tanyag sila. Hindi para sa Diyos, kundi para sa kanila. Sinabi ni Jesus, kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kapwa silang mahuhulog sa hukay. Ngayon ay dapat alamin natin ang problemang ito. Inuusig nila yung mga tao na nabubuhay ayon sa Espiritu Santo. Hindi natin alam kung gaano katindi ang pag-uusig nila. Maraming mga tao ang namumuhi sa atin nung walang dahilan. Kasi lagi nating sinasabi, ipanganak na muli, kaligtasan. Nagsasabi sila ng lahat ng mga kasinungalingan na tiniisip nilang mayabang tayo. Sinasabi nila ni hindi nga sila nananalangin, hindi sila nagbibigay ng offering at hindi sila nagsasagawa ng papuri sa Diyos. Sa tingin ko naman ay ginagawa natin ang lahat ng ito. Kung ganun, ano nga ba ang kaibahan? Ano, ito ay kaligtasan. Ang paraan nila upang maborn again ay iba. Tingnan natin sa Jeremias chapter 23. Tingnan natin.
Jeremiah chapter 23 verse 21. Jeremiah chapter 23 verse 21. Hindi ko sinugo ang mga propeta gayon may nagsitakbo sila, ako'y hindi nagsalita sa kanila gayon may nagpapahayag sila ng propesiya. Sa kapanahunan ni Jeremiah, marami ang bulaang propeta mula sa Israelita. Sa panahon ni Jeremias, tanging siya lamang ang propetang mula sa Diyos at ang iba ay puro bula ang propeta na. Hindi ko sinugo ang mga propetang gayon may nagsitakbo sila. Ang kahulugan ng nagsitakbo dito ay mga bula ang propeta na kumikilos waring sinugo ng Diyos at gumagawa ng matitinding ingay. At ako'y hindi nagsalita sa kanila, gayon may nagpahayag sila ng propesiya. Sinasabi nila na ang salita ng Diyos ay ganito at ganyan. Sinasabi nilang nakatanggap sila ng isang pahayag mula sa Diyos nung nanalangin sila sa bundok. Sa katunayan ay may mga nakilala akong mga ganitong uri ng tao sa verse 32. Verse 32 ng Jeremiah chapter 23. Ako'y laban sa kanila na ang mga propesiya ay mga sinungaling na panaginip na nagsasalaysay ng mga iyon at inililigaw ang aking bayan sa pamagitan ng kanilang mga kasinungalingan at kawalang ingat gayong hindi ko sila sinugo o inatasan man sila. Kaya't wala silang anumang pakinabang na dulot sa bayang ito, sabi ng Panginoon. Nagtuturo sila ng mga panaginip na may kasinungalingan. Sinasabi nilang nakatanggap sila ng isang dakilang pahayag o kaya naman ay nagpagtanto lang nila mula sa kanilang sarili. Bagamat hindi nila isinugo o hindi sila sinugo ng Diyos at tinatasang magturo, kanyang mga salita ay nangaral sila ng parabang salita ito ng Diyos. Kaya wala silang anumang pakinabang na dulot sa bayang ito. Hindi lamang sila walang dulot, kundi dinadaya din nila yung mga tao at pinapasunod sa kasinungalingan. Pagkatapos ay iisipin na ng mga tao na ang kasinungalingan ay ang katotohanan, mas sinusunod nila ang walang katotohanan. Kakaiba po talaga. Kapag sasabihin ng mga bulaang propeta na ako ang puno ng olibo at ang mga tao ay susunod lamang basta. At kapag sasabihin din nila na si Jesus, susundin pa rin nila ang mga sila ng tao. Kahit na sabihin pa nilang nakatanggap sila ng dakilang pahayag mula sa Diyos, patuloy silang susundin ng mga tao. Sinasabi nila na yung taon, yung buwan ng rapture, nangungulekta sila ng pera, tapos dinideposit nila ito sa kanilang bank account. Nagsisinungaling ang taong ito na papunta siya sa langit, kaya nangungulekta siya. Anyway, tingnan natin sa Unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1, verse 12. Ipinayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili kundi sa inyo sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit na ang mga bagay na ito ay pinapakinabangang makita ng mga anghel. Ngayon dito, ipinapangaral natin ang Ebanghelyo na sinugo mula sa langit, na sinugo mula sa langit, na sinugo mula sa langit. Ibig sabihin ay sinugo ng Diyos. Sa pamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo ng Diyos. Itinuturo sa inyo sa pamagitan nito. Pinatototohanan ng Diyos na sa pamagitan nila ang Ebanghelyo ay naipangaral at sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, maaring maligtas ang mga tao. Tingnan natin sa Hebreo 2. Dapat tayong magsikap sa paghahanap ng mga Bible verses. Hebreo chapter 2. Babasahin ko po mula sa verse 1 hanggang 4. Hebreo chapter 2 verse 1 hanggang 4.
Kaya dapat natin pagukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo'y matangay ng papalayo, sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamagitan ng mga anghel ay may bisa at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ang ipinahayag nung una sa pamagitan ng Panginoon at pinatutunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya na pawang pinatutuhanan din ng Diyos sa pamagitan ng tanda at mga kababalaghan sa iba't ibang himala at mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa Kanyang kalooban. Dito, merong salitang kadakilang kaligtasan. Sa verse 3, lahat ng katuruan sa lumang tipan ay naglalarawan ng pangako na tunay na tayo ay maliligtas sa pamagitan ni Kristo. Ngayon, dun sa Hebreo chapter 1, gaya ng sinasabi ko, ito ay nagsasabi kung gaano kadakila at kahalaga ang kaligtasan. Ganito kadakilang kaligtasan. Dapat tayong higit na magbigay pansin sa ating napapakinggan. Ngayon, matapos nating maligtas, dapat tayong higit na magbigay pansin sa mga salitang itinuturo ng Espiritu Santo sa atin. Dapat natin itong ingatan sa ating puso. Baka tayo'y matangay na papalayo. Nakikinig tayo sa mga salita, ngunit tinatangay ito papalayo. Tinatangay papalayo. Tinatangay ang bangka ayon sa hangin at alon. Ano ang dapat gawin upang hindi tangayin ang bangka? Dapat isaayos ang mabuti yung angkla. Kung gayon, hindi ito matatangay papalayo. Hindi mapapalayo ito. Dapat nating iangkla ang ating puso sa salita ng Panginoon, sa salita ng biyaya sa pag-asa. Baka tayo'y matangay na papalayo. Nung ako'y nasa elementary school, nagsusot kami ng Korean traditional shoes. Kung kapag kami tatawid sa ilog, natatanggal ang aming sapatos at tinatangay ito papalayo. Kung gayon, ano yung dapat naming gawin? Pababayaan na lamang ba ito? Dapat ko itong sundan at kunin. Dapat kong sundan ito, nalalaman natin ito. Ngunit matapos mapakinggan ang ebanghelyo kung saan naligtas ang isang tao kahit na ito ay matangay papalayo na minsan ay nakakabagot. Papakinggan ko na lamang ulit ito sa susunod. Ang taong iyon ay nag-aalala sa kakaunting pera at sa kanyang mga gamit. Ngunit hindi nag-aalala kung ang salita ng Diyos ay tinatangay na papalayo. Baka tayo'y matangay ng papalayo sapagkat kung ang salita ay ipinahayag sa pamagitan ng mga anghel ay may bisa. Dun sa verse 2, ito ang kautusan. Ang kautusan ay ibinigay sa pamagitan ng mga anghel at ang mga bawat paglabag at pagsuway ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Pinagbabato at namatay ang mga taong lumalabag sa kautusan. Ang mga taong lumalabag sa kautusan ay lubhang pinaparusahan. Sapagkat may higit na mas malaking kaparusahan dito sa paglabag ng kautusan. Ang kautusan ay ipinadala sa pamamagitan ng mga anghel at ibinigay sa kaukulang parusa ng Diyos. Kung gayon, gaano nga kalaki ang parusa kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Sa madaling salita, kung ating pababayaan ang dakilang kaligtasan, paano tayo makakaiwas sa parusang ito? Gaya ng ating nalalaman, ngayon, hindi mapupunta sa impyerno ang mga tao dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang mga kasalanan mula sa paglabag ng kautusan ay nalutas na sa pamagitan ni Jesus sa krus. Nalutas na ito. Hindi sila makakapunta ng langit hindi dahil sa hindi sila mabuti. Ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, nabuboard sila dito. Nakikinig sila dito, ngunit sinasabi nila, kaligtasan lang naman yan. Kaligtasan lang naman. Matagal na panahon na ang nakakalipas habang ako ay mag-isang nangangaral ng ebanghelyo, ako ay nag-evangelize sa isang church sa probinsya. Yung choir team at karamihan ng naligtas sa mga kabataan, sila ay talagang napuno ng kagalakan. Ngunit ang mga nakakatanda sa church na yon ay nakaramdam ng pandaraya at
bulong-bulungan. Ako ay mayroong kina-counseling at sinabi niya, anong mahalaga sa kaligtasan? Pagkalipas ng ilang panahon, nalaman ko na ang matandang iyon ay nagtayo ng church at nagtayo pa ng maraming mga churches at isa siyang contributor. Sinabi niya, anong mahalaga sa kaligtasan yan? Kaya sinabi ko, paumanhin, ano po ba ang sinabi ninyo? Kaligtasan lamang? Nagkamali ang taong ito at sinabing, humingi ako ng tawad, ako ay nagkamali. Ngunit sa kanyang puso, ito ay kaligtasan lamang. Hindi ito malaking bagay. Ang dakilang kaligtasang ito ay hindi malaking bagay. Totoong kwento po ito ang sinasabi ko sa inyo. Kahit na hindi nila ito sabihin ng malakas, kaligtasan. Paano sila naniniwala? Kahit na mayroon silang pananampalataya, ito ay wasak na pananampalataya, patay na pananampalataya, walang kapulang pananampalataya, tinanggihang pananampalataya, napakaraming peking pananampalataya. Ito ay pinahayag nung una sa pamagitan ng Panginoon. Nung una, ang Diyos ang nagpapahayag ng kaligtasan. Kung gayon, sino ang taong nakarinig sa ganyan? Ang mga apostol at pinatunayan sa atin, sila ang unang nakakita, nakarinig at pinatunayan nito. Pagkatapos ay ibinigay nila ito sa akin na pawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan. Sa pamagitan ng mga apostol, sa mga naunang iglesia, nagpakita siya ng maraming mga tanda at kababalaghan sa pamagitan ng kanyang ibinigay, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Doon sa Marcos 16:20, pagkatapos ay muling pagkabuhay ni Jesus ay umakyat siya sa langit. At tumayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ng salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip nito. Ang katotohanan na ang Diyos ay kumikilos sa mga banal. Tingnan natin sa Hebreo chapter 1. Hebreo chapter 1 verse 2. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na nasa pamagitan niya ginawa ang sanlibutan. Noon ay sinabi ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta ng Israel na ang anak ay nangangalang Hesukristo. Sa huling panahon ay ang hinirang na tagapagmana ng lahat ng bagay na sa pamagitan din niya ginawa ang mga sanlibutan. Sino si Jesus? Siya ay kapantay ng Diyos. Sa Genesis 1:3 at sinabi ng Diyos magkakaroon ng liwanag at magkakaroon ng liwanag. Nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang salita at siya ay namuno sa mga iyon. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Chapter 3, gayon din, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Si Jesus ang tagapaglikha na sa pamagitan din niya ginawa ang sanlibutan. Siya ang kaniningan ng kalwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at ang kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Si Jesus ang naghayag ng kalwalhatian ng Diyos. Siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos na inihayag sa larawang ito ng tao. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay sa pamagitan ng salita at namuno sa buong sanlibutan sa pamagitan ng salita. Sino si Jesus? Siya ang lumikha. Siya ang lumikha ng daigdig, ang namumuno sa lahat ng bagay sa pamagitan ng salita. Siya ang lumikha at namamahala sa lahat ng bagay. Magkaiba ang naunang salita at yung huling salita. Kahit na siya ang lumikha at namamahala sa daigdig, subalit hindi niya pinatawad ang mga kasalanan sa salita lamang. Hindi niya iniligtas ang mga makasalanan sa pamagitan ng salita. Bakit? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Jesus ay dapat mamatay sa krus sa halip na ang makasalanan. Ang Diyos mismo
Sinabi ng Biblia na ang dugo ni Jesus ay iisa sa dugo ng Diyos. Siya ang Diyos na namatay para sa atin. Nilinis niya ang kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo na buhay na muli umakyat at umupo sa kanang kamay ng makapangyarihan sa lahat. Gayun din sa Hebreo 1:5, sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos, kailanman ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama, at muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Sa una, ang salitang ito ay ibinigay sa mga Hebreo, sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo, maraming mga tao naniniwala kay Jesus. Subalit sila ay hindi pa naipapanganak na muli at mayroong sigasig para sa kautusan. Para sa kanila, ito ang malinaw na nagpapaliwanag kung sino si Jesus. Ang mga Hudyo ay sinasamba ang mga anghel. Sinasabi ng Diyos, ikaw ay aking anak. Sa mga anghel, ito ay hindi sinabi ng Diyos. Ang mga anghel ay hindi maaring maging anak ng Diyos. Palibhasa'y naging higit na mataas kaysa mga anghel. Palibhasa'y nagmana ng higit na marilag na pangalan kaysa kanila. Ano ito? Ang anghel ay isang espiritual na nilalang, makapangyarihan at niluluwalhati sa lahat ng mga nilalang na nilikha ng Diyos. Ano ang mas mataas at mas maganda kaysa sa mga anghel? Si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang anghel ay hindi maaring maging anak ng Diyos, kaya sa Hebreo 1:6, at muli ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig ay sinasabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Bakit sinabi ng Diyos na si Jesus ang tanging anak, ngunit isa rin panganay? Nang siya ay pumunta sa sanlibutan, siya ay pumunta bilang tanging bugtong na anak. Ngunit siya ay naging panganay sa maraming mga anak ng Diyos at ipinanganak sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus at muling pagkabuhay. Ang kanyang mga nakababatang kapatid ay isinilang at muli ng kanyang dinala ang panganay sa daigdig. Nang sila ay pumunta sa daigdig, siya ay naging tanging bugtong na anak at kapag siya ay nakabalik na muli ay bilang panganay na anak. Sa oras na yon, sasambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Sasambahin ba nila ang panganay na anak lamang? Kanilang sasambahin pati ang mga nakababatang kapatid. Basahin natin doon sa verse 14, Hebreo chapter 1 verse 14. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Ang lahat ng anghel ay mga espiritong nasa banal na gawain na nangangahulugang mga manggagawang sinugo ng Diyos. Ang mga magmamana ng kaligtasan bilang mga espiritong nasa banal na gawain ay mga ligtas. Ang mga anghel ba ay sinugo upang paglingkuran ang mga anak ng Diyos na magmamana ng langit? Alam ba ninyo na mga anghel ay naglilingkod sa mga banal na naligtas? Matapos maligtas ay nagsugo ang Diyos ng anghel sa bawat taong ligtas. Sa gawa, nang si Apostol Pedro ay nasa bilangguan, nagsugo ang Diyos ng anghel at inilabas siya sa bilangguan. Habang ang Kristiyano ay nagkakatipon at nananalangin, si Pedro ay kumatok sa labas ng pintuan. Isang babaeng, si Rhoda, ang lumabas at nagtanong, sino ka? Sinabi ni Pedro, ako si Pedro. Siya ay nagulat at hindi binuksan ang pinto. Si Apostol Pedro ay pumasok. Sila ay nananalangin para kay Pedro, ngunit hindi sila naniniwala at lumabas. Ilang araw ang nakalipas, si Santiago ay namatay at pinugutan ang kanyang leeg. Si Pedro rin ay namatay sa pagpugot ng kanyang leeg. Sila ay hindi lumabas, sila ay nananalangin para kay Pedro, subalit hindi naniniwala sa himala. Ito ay totoo, iyon ang boses ni Pedro. Kaya kung gayon, ang anghel ni Pedro ang pumunta, ang anghel ni Pedro. Doon sa Mateo chapter 18 verse 10, pagkaingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa maliit na ito sapagkat sinasabi ko sa inyo ang kanilang mga anghel na sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking ama na nasa langit.
Kung ating hahamakin ang isa sa maliit na ito, ang mga anghel ay nakikita ito at pupunta sa Diyos Ama. Ang mga anghel ay tumutulong sa mga ligtas hanggang sila'y makarating sa langit. Alam ba ninyo yon? Yung guardian angel, sila yung nag-uulat sa Diyos ng lahat ng mga bagay nating ginagawa, mabuti man ito o masama. Ang mga anghel ang nakakakita. Si Jesus ay may mataas, ay mas mataas kaysa sa mga anghel. Ang ating kaligtasan ay dakilang kaligtasan, lahat tayo, lahat tayo. Paano nga makakatakas kung ating pababayaan ito? Tayo ay nakatanggap ng dakilang kaligtasan sa Roma chapter 1 verse 16. Roma chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griyego. Ang ebanghelyo ay biyaya ng Diyos na ang tanging bugtong na anak ng Diyos ang namatay at tumupad. Hindi dapat nating ikahiya ang ebanghelyo ng biyaya. Hindi natin maaring hindi ipangaral ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ang Diyos ay gumagawa ng lahat. Sa taong nangangaral ng ebanghelyo at sa taong nakikinig sa ebanghelyo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa mga nananampalataya at kung sino man ang makaunawa at maniwala. Doon sa Juan chapter 5 verse 24, sinasabing katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa katulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang sino mang nakikinig at sumasampalataya sa salita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sila ay hindi mapapahamak. Sila ay naligtas mula sa kanilang patutunguhan sa impyerno. Kahatulan ko di lumipat na sa buhay mula sa kamatayan, katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at makakarinig. Ang makakarinig ay mabubuhay. Kapag ang ebanghelyo ay ipinapahayag sa pamamagitan ng banal na espiritu at kapag ang tao ay nakikinig sa ebanghelyo sa pamamagitan ng banal na espiritu, ang patay na espiritu ay mabubuhay kagaya ni Lazaro na nabuhay mula sa mga patay. Ang espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ang makapagbigay ng buhay ay ang espiritu. Ito ang banal na espiritu. Banal na espiritu. Merong kapangyarihan at buhay sa mga nananampalataya sa salita. Gaano kamangha-mangha ito? Kaya't ang gawain ng Diyos ay may sasakatuparan lamang sa pamagitan ng gawa ng banal na espiritu. Doon sa Lucas chapter 24 verse 44, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Sinasabi sa Biblia at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Ang mga alagad ay hindi naiintindihan ang sinasabi ni Jesus dahil ang kanilang mga puso ay hindi dalisay. Si Jesus na muling nabuhay ang nagbukas sa puso ng mga alagad upang kanilang maunawaan ang salita ng Diyos. Ang Panginoon ang tumulong sa mga alagad upang buksan ang puso ng mga tao upang maunawaan ang salita ng Diyos. Dun sa Job 33:16, kung magkagayoy ang mga tinga ng mga tao'y binuksan niya at sa mga babalay tinatakot sila. Binuksan niya ang tinga ng mga tao upang ang kanilang mga puso ay matakot. Nang tayo ay maligtas, ang ating mga puso ay tinatakan ng banal na espiritu. Sa Gawa chapter 16 verse 14, sinasabi doon, at nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Thyatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ang Diyos ang gumagawa kay Pablo na nangangaral ng salita ng Diyos. Sa oras na iyon, si Lydia ang mangangalakal ng
telang kulay ubi mula sa lungsod ng Tiatira, siya ay isang Hudyo. Sa araw ng Sabat, sila ay nagkakatipon-tipon ng sama-sama sa tahimik na lugar at nananalangin. Ang Panginoon ay binuksan ang kanyang puso para sa salita ni Pablo. Kahit na ipinangaral natin ang salita ng Diyos, kung hindi ito bubuksan ng Panginoon yung puso, walang makakaunawa. Alam ba ninyo ito? Ito'y talagang kamangha-mangha. Doon sa mga awit, chapter 119. Awit 119 verse 18, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahanga-hangang mga bagay sa kautusan mo. Buksan mo po nawa ang aking mga mata, sa gayon ay makikita ko ang kahanga-hangang mga bagay sa kautusan mo at ang kahulugan ng salita ng Panginoon. Tulungan mo po akong makakita. Buksan mo din po nawa ang aming mga mata at bubuksan ito ng Panginoon. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, huwag nating basahin ang mga pangungusap ng walang tulong ng Diyos. Dapat nating hilingin sa Diyos, O Diyos, tulungan mo po ako maunawaan ito. Dahil may mga salita tayong matututunan at maunawaan maging sa mga sandaling ito. Siya ay nananaway, nagtutuwid at sinasanay tayo sa katwiran upang maging karapat dapat tayo bilang tao ng Diyos paunti-unti. Kaya dapat tayong maturuan ng Espiritu Santo. Doon sa unang Juan chapter 5 verse 20 at alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkakaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ano ba ang pagkaunawa? Ibig sabihin, ang Diyos ang tumulong sa atin upang maunawaan si Kristo na siyang totoo at anak ng Diyos. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa mga tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos at kumikilos sa puso ng mga nakikinig. Kaya sa tuwing nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos at sa tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos ay dapat tayong manalangin sa banal na Espiritu na turuan tayo. Doon sa mga Gawa, chapter 16, verse 15, si Lydia ay naligtas at gayon din ang kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya ay naligtas at nabautismuhan. At sinabi sa Biblia na siya ay nabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayanan ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinahatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil. At kami napilit niya. Ibig sabihin, kung kinahatulan ninyo ako bilang anak ng Diyos, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil. Sila marahil sina Pablo, Silas at Lucas na nagsulat ng mga gawa. Maaring tatlo o apat o lima sila doon, gayunpaman sa isang panuluyan sila natutulog bago maligtas si Lydia. Subalit, tumuloy kayo sa aking bahay at doon manatili. Ibig sabihin, binuksan niya ang kanilang katahanan para sa kanila. Kaya pinipilit sila na tumuloy kayo sa aking bahay at doon kayo tumigil. Sinabi ni Jesus doon sa Mateo 10:11, sa alimang bayan o nayon kayo makapasok, hanapin ninyo kung sino roon ang karapat dapat at makitira kayo sa kanya hanggang sa inyong pag-alis. Hanapin ninyo kung sino roon ang karapat dapat. Matatagpuan ng Diyos ang taong karapat dapat at tahan ang karapat dapat. Mula nang maligtas si Lydia ay binuksan na niya ang kanilang tahanan. Ngayon, hindi na lamang siya mangangaral ng telang kulay ubi, kundi taong kusang loob na nakikibahagi na sa gawain ng Ebanghelyo. Kaya, nagsimula ang Ebanghelyo sa sambahayan ni Lydia sa Filipos. Kaya, naitatag doon ang Iglesia ng Filipos. Ang gawain ng Diyos na nagligtas ng marami ay nagsimula doon. Kapag siniguradong naligtas ang isang tao at binuksan ang kanyang tahanan at nagsakripisyo, ang Diyos ay makapangyarihang kikilos doon sa pamagitan nila. Kaya napakahalaga ng isang tao dahil merong dakilang gawain ang Diyos sa kanya. Doon sa Gawa, chapter 16, verse 31, ang mangaral ng Ebanghelyo, si Pablo ay nakulong.
Nagpuri siya at nanalangin. Ng mga oras na iyon, ang pintuan ng kulungan ay nabuksan at ang kanilang mga tanikala ay nakalag. Nang makita ng bantay na ang pinto ng kulungan ay nabuksan at nakatakas ang bawat bilanggo, ay sinubukan niyang patayin ang sarili gamit ang kanyang tabak. Dahil ipinadala siya doon para bantayin yung mga bilanggo pero nakatakas sila. Kaya nararapat na siyang mamatay. Kaya nagtangka siyang magpakamatay nang gagawin niya na ito. Sinabi sa kanya ni Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat narito kaming lahat." Nagulat siya dahil bagaman bukas ang mga pinto ay hindi sila tumakas at narinig niya ang kanilang panalangin at papuri. Nang sila ay mailabas ay sinabi niya, "Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Nakakamangha ang mga salitang "manampalataya ka." Kaya dinala niya si Pablo sa kanilang bahay at hinugasan ang kanilang mga sugat at binigyan sila ng pagkain. At tinulungan niya ang mga tao sa kanilang bahay na makapakinig sa Ebanghelyo. Kaya nga yung kanyang pamilya ay naligtas. Siya at ang kanyang sambahayan ay naligtas ng araw na iyon. Sila ay kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumampalataya siya sa Diyos. Kapag ang isang tao ay naligtas, ang maligtas ang kanyang sambahayanan ay ang kalooban ng Diyos. Manampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Hindi sila automatic na naliligtas, kundi ang pintuan ng kaligtasan ay nabuksan para sa kanila. Ito ay kalooban ng Diyos na ang buong pamilya ay maligtas. Nang sabihin ng Diyos kay Noe na gumawa ng daong, kung hindi nakibahagi ang kanyang pamilya, paano siya makakagawa niyon? Kahit ligtas na ako, kung hindi naman ligtas ang aking pamilya, magkakaroon ako ng buhay Kristiyano, subalit hindi ako malayang makakagawa para sa Panginoon dahil may mga restrictions. Kaya tungkulin kong ma-evangelize ang miyembro ng aking pamilya at kapag sila ay naligtas, ang buong pamilya ay aktibong makakagawa ng sama-sama sa Panginoon. Nang si Lydia at ang kanyang pamilya ay naligtas, ang kanyang bahay ay nabuksan. At sa bahay ni Lydia, ang iglesia ng Pilipos ay nagsimula at ang dakilang gawain ng Diyos ay naisakatuparan. Mga kapatid, hindi ba't ang may mga miyembro pa ng mga pamilya ninyo na hindi ligtas? Mayroon tayong responsibilidad na i-evangelize sila. Kung hindi natin sila i-evangelize, sinong gagawa? Siyempre, hindi natin sila maililigtas sa pamagitan ng ating pagsisikap. Subalit, kung mananalangin tayo at lubos na aasamin na sila ay maligtas, tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa church at siyang tutulong upang ang ating pamilya ay maligtas. Sinasabi dun sa Gawa chapter 4 verse 20, sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Kaya hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Sinasabi rin sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 13, sumasampalataya ako, kaya't ako ay nagsasalita. Kung sumasampalataya tayo, masasabi natin ito. Sa Jeremias chapter 20 verse 9, at kung aking sasabihin, hindi ba niya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan? Waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy, nakakakulong sa aking mga buto at ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makakaya. Sinabi nila kay Jeremias, huwag mo nang ulit sasabihin yan kung hindi papatayin ka namin. Kaya sumagot si Jeremias, kung hindi ko to babanggitin, talagang may mga pagod na ako sa kakapigil nito at hindi ko talaga makakaya. Ayos lang ba sa ating mga Kristiyano ang hindi mag-evangelize?
Kung ang isang tao ay hindi ligtas, siya ay pupunta sa impyerno ng apoy ay bababa mula sa langit. Subalit ang tao ay nagtatayo ng magagandang bahay na may labis na karangyaan na para bang mabubuhay sila sa mundong ito sa loob ng 10 taon. Subalit sinasabi sa Isaiah 5:8, habag-habag sila na nagdudugtong ng bahay sa bahay na nagdaragdag ng bukid sa bukid hanggang sa mawalan na ng pagitan. At kaya doon sa verse 9, maraming bahay ang magigiba, malaki at magagandang bahay na walang naninirahan. Pinauunlad ng mga tao sa mundong ito ang sibilisasyon, ang agham, sining, pinagaganda rin nila yung at pinasasaya ang buhay. Ngunit sa katapusan ng kasayahan ay wawasakin ng Diyos sa mundong ito. Alam po natin ito. Basahin po natin sa 1 Corinto chapter 2 verse 4 hanggang 5. 1 Corinto chapter 2 verse 4 at 5. Babasahin ko po. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pamamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Napakaganda ng edukasyon ni Pablo. Sa madaling salita, siya ay nakapagtapos sa pinakamagandang theological school. Natuto siya sa isang eskriba. Gayunman, sinabi niya, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpamamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Kapag nangangaral ako ng salita, hindi ko ito ginagawa gamit ang aking kaalaman. Hindi sa pagpamamalas ng salita, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu. Kung pinipinit natin ang mga tao gamit ang magagandang salita, hindi ito gawa ng Espiritu kundi pandilin lang. Maraming pastor ang nagtuturo ng Biblia nang walang ingat. At ang mga tao ay nagpapanggap na ligtas. Ang iyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Unang Tesalonica chapter 1 verse 5, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala, kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming panatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Wala tayong magagawa kung walang tulong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya nga, tainting tayong manalangin na kumilos nawa ang Espiritu Santo kapag tayo ay nag-i-evangelize at buksan niya ang puso ng mga newcomers. At dapat din nating ipanalangin na kumilos ang Diyos na yung magmangaral ng salita at bigyan siya ng karunungan at kapangyarihan. Dapat tayong taimtim na manalangin upang ang lahat ng nakikinig ay makaunawa. Kapag gayon, ang banal na Espiritu ay kikilos. Kapag ang pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan o katuruan, kundi sa Espiritu Santo, kapangyarihan at sa lubos na pagtitiwala. Dapat tayong manalangin upang makatanggap ng karunungan at pagtuturo ng banal na Espiritu at mapuspos ng Espiritu. Well, dapat magkaroon tayo ng summer retreat sa darating na July 19 at na naghahanda tayo para dito. Subalit, hindi pa rin maari, kaya gagawin natin itong online. Gayunpaman, sa July 19, umaasa ko na mas maraming miyembro ang magsasama-sama. By the way, manalangin at magkaisa po tayo sa pag-evangelize. Manalangin na po tayo.
Mabagi namin amang Diyos, salamat po o Diyos na sa katapusan ng panahon, pagamat punong-puno na ng kasalanan at ang mga puso ng mga tao sa mundo ay lumayo na sa Diyos, tumigas na at puno na ng kasinungalingan, kayo may iniligtas mo po ang aming mga kaluluwa at ang Panginoon ay kumikilos sa amin, sa gayon ay natututo kami mula sa turo ng banal na Espiritu at kapangyarihan ng Espiritu Santo at tinutulungan kami ng Diyos na mamuhay sa gabay ng Church kung saan kumikilos ang Diyos. Kami po ay napakahina at hangal pa rin. Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita, bigyan mo po kami ng panibagong lakas sa araw-araw, sa gayon ang panloob naming pagkatao ay lalong lumakas. Tulungan mo rin po kami na mabuhay ayon sa iyong salita para sa kailalwalhati ng Diyos. At kung paanong matapang kaming nakakapagpatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon, ang maraming kaluluwa hindi pang ligtas, ang kaluluwa ng aming pamilya, kapitbahay, kamag-anak, nawa kumilos sa pamagitan ng namin ang Panginoon, sa gayon ay maakay namin sila patungo sa iyo. At nawa maraming kaluluwa ang maligtas sa darating na summer retreat na magsisimula sa susunod na buwan. Sa gayon ay maluwalhati namin ang Diyos at gamitin mo po nawa kaming lahat kung paanong kumikilos ka sa gawain ito. At tulungan mo po kami na kumilos kung paanong gumagawa ang Espiritu Santo. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon. Amen.